So yan mga katiklik, ang nabili natin ngayong araw na to ay isang teddy bear na hamster, isang parrot fish, at dalawang pure strain na guppy na metallic black. So mga katiklik, thank you sa mga subscribers ko na parami na ng parami. Thank you sa support mga katiklik. Salamat. And God bless. Hi mga ka-teknik, dito tayo ngayon sa Fish of Mine dito sa may Marilao. Ito, meron siyang pet shop dito. Meron silang pwesto rito. Bibili tayo ngayon ng dalawang guppy. Ayan, metallic block na guppy na pure strain. Para paramihin natin mga ka-teknik. Ah, ito, dito tayo bibili. Pasok tayo mga ka-teknik. So mga ka-teknik, bibili tayo ngayon ng isang klase ng strain ng guppy na metal block guppy. Ito yung bibili natin. Ang bibili natin yung female na, dalawang female para maihiwalay na natin sa isang lalagyan para sila ay manganak na. So ito, mga ilang araw lang to manganak na. O pwede rin naman na pagkalagay sa lalagyan, pwede na sila manganak. Itong klase ng live bearer na to na guppy. Live bearer. So mga ka-teknik, bilhin na natin para mailagay na natin sa lalagyan. Ano ko tayo? So ito mga ka-teknik, nga pala yung may-ari ng pet shop si Kuya Jun. Dito tayo bumili ng guppy. Para makita nyo na rin yung ibang mga available na isda rito, sama ko na rin sa video mga ka-teknik. So dito lang to sa Marilao. So ito, yung lugar na to is dito sa Patubig, Marilao, Bulacan. Malapit sa Lumang Rosalis yung bilihan ng mga puto rito sa may Patubig. So ito nga yung mga kanilang mga available na mga isda mga ka-teknik. Dito merong beta na female. Ito naman flower horn. Then ito naman yung mga danyo na available dito. Iba-iba yung kulay nya. May dilaw, green, pink, saka yung karaniwang danyo. So ito yung mga katiknik yung kanilang mga available na isda dito. Dito naman yung kanila mga cichlid. Dito meron ako nakita ang tatlong klase na cichlid. Yung puti, yung orange, saka yung blue na cichlid. So parang may nakita rin akong isang green tero na cichlid. Ayan, may available din sila na red pako. Medyo malaki na rin, dalawang piraso. So available din yung mga molly. Dito merong swordtail. Ayan, mga breeders na mga swordtail dito mga ka-teknik. Magkano sa ano itong pole na pa? Wala na. Anong tawag yan? Nakata niya naman yung water quality. Talagang napakalinaw. So dito mga ka-teknik, nakabili na rin tayo dito ng mga isda. Yung mga ibang live birds natin dito rin ang galing. Dito rin ako nakabili ng ibang gamit ng nakaraan, filter tsaka ng aerator na malaki. Ito mga ka-teknik yung kanilang angelfish. Yan, mga breeder size na rin ito mga angelfish na to. Nakita ko lang dito dalawa. Ano yun? Tabdan. Maganda lang sa muna, pero pagkano pesting. Ito naman yung kanilang mga goldfish dito mga ka-teknik. Sobrang laki. Sobrang laki ng tiyan ng isa.
Ito pa yung mga goldfish nila, mga katiknik na available dito sa kanilang pet shop. So dito available din ang mga feeders, pagkain ng ating mga monster fish dito sa kanilang pet shop. Ito naman yung kanilang mga accessories na pwedeng pang-design sa ating mga aquarium. So sa mga mahilig mag-design ng mga aquarium, marami rin dito mga accessories, mga katiknik sa kanilang pwesto. Yan, gaganda ng mga hugis ng mga bato na available dito. Pwedeng-pwede talaga sa landscaping ng ating mga aquarium. So ito pa yung ibang mga accessories. Meron dito mga hose na ginagamit sa filter. Yan, may mga fishnets, panghuli ng ating mga isda sa aquarium. Meron mga foam na filter din sa overhead filter. Ito naman yung colored na mga pebbles, mga katiknik. Available din sa kanila ang mga lava rock na maliliit. So ito naman yung mga pang design na mga parang aquatic plants pero mga plastic. Ito, pwedeng taguan ng ating mga alagang isda sa aquarium. Lalo na yung mga nagbe-breed na mga cichlid. Ayan. Ito ang kanilang mga accessories. Ito naman ang available nila ng mga fish foods o mga pellets para sa ating mga alaga na mga isda. So, ulitin ko, yung pwesto nila ay nasa Patubig, Marilao, Bulacan. Dito lang malapit sa Lumang Rosalis. Ito naman para sa ating mga isda para hindi sila magkaroon ng mga sakit. Ito yung mga available nila ng mga liquid na inihalo natin sa tubig pagka may mga sakit yung ating mga alagang isda. Mga pampakulay, mga pampalakas ng mga isda. Parang ito yung mga vitamins nila. Saka pampalino ng mga ating tubig sa ating mga aquarium o sa mga ating mga ponds. Ito yung kanila mga aquarium water conditioner. Ayan, available din dito. Ayan, kompleto rito mga katiknik ng accessories. Ayan, mga connector na mga hose. Ito, mga filter. Ito, mga katiknik, yung kanila mga glow tetra na tinatawag. Gaganda ng mga kulay. Titingnan ng kanila mga kulay. Mas maganda to sa aquarium na mayroong ilaw para kitang-kita yung kanila mga kulay, mga katiknik. So meron ding mga clown loach. Ito ang clown loach na to, lumalaki talaga to ng malaki. Pwedeng isama sa ating mga monster fish pagka malalaki na sila. Pero yun nga lang, medyo matagal talaga yung inaabot nila bago lumaki. Ayan, mga katiknik, yung kanilang mga breeders na mga danyo. Ayan. Ang ganda nila sa ilaw. Ang ganda tingnan, mga katiknik, pagka may ilaw talaga yung ating aquarium tsaka planted na mga aquatic plants. Pero mas maganda pa rin may dapat sa top niya. Pag may ito naman yung kanilang Oscar na binebenta. 5 for 200 pesos yung kanilang benta rito sa kanilang mga Oscar.
So ito mga buhay na isda rin ang kinakain ito, mga ka-technique. Pero natututo rin silang kumain ng mga pellets kung sasanayin natin. Pero yun nga, mas gusto nila yung mga buhay, yung mga gumagalaw, yung mga bulate, yung mga ganon, yung kinakain nila mga ka-technique. Ito mga katiktik yung kanilang available na flower horn dito sa kanilang pet shop. So ito mga katiktik, nakarating na ako ng bahay. Ito yung binili natin na parrot fish na pampartner natin dito sa ating parrot fish dito sa aquarium. Kasi nawala yung isang parrot fish dito. So yung binili ko ay babae. Ito. Ang palatandaan pala dito mga katiknik ay kulay medyo nagdidilaw yung tiyan. So ito ay sasaling ko na. Medyo pumutok yung plastic at naubusan siya ng oxygen mga katiknik. So ito mga katiknik yung kanyang makakasama dito sa aquarium. So sana silang mag-away dalawa. Sana ay isang lalaki at isang babae ito kasi hindi ko pa masyadong kabisado yung ganitong mga cichlid pag-gender. Ngayon pa lang tayo nag-aaral ng pag-gender dito sa mga ganitong klase ng mga cichlid, itong parrot fish. Nila kung para nagkikilala na sila sa isa't isa. Medyo naghahabulan sila pero parang hindi naman sila nag-aaway mga katiknik. So sana nga isang lalaki at isang babae ito dahil hindi ko kasi alam yung nawala na isa itong babae o lalaki. So ang sa akin talaga dito na original is yung malaki. Kaya na naghahabulan sila ng konti. Pero sabi ko nga parang hindi naman sila nag-aaway. Sana ito na yung kanilang paraan ng breeding or mating. So hihintay na lang natin mga katiknik kung ano ang kalalabasan itong aking dalawang parrot fish. So bumili ko ng isang hamster dun sa pet shop na pinuntahan natin kanina sa Fish of Mind Pet Shop sa may Patubig, Marilao, Bulacan. Ito yung ating binili na hamster. Andito sa loob ng kaon na to. So bubuksan natin mga katiknik para makita nyo yung itsura ng binili ko na bagong hamster. Ito na mga katiknik yung bago natin bili na teddy bear hamster na idadagdag natin doon sa ating mga alaga na hamster dito sa bahay. Sana makapagparami sila dito sa kanilang maliit na lalagyan. Ito na mga katiknik yung ating bagong hamster. Andito na siya sa loob ng lalagyan ng aking mga dating hamster. Medyo nagtago siya dun sa ilalim ng tray ng itlog. Siguro kinikilala siya ng mga dating hamster ko. Pero yung pinagbilan ko nito, yung mga parents itong tatlong hamster ko, ay doon din naman sa pet shop na pinagbilihan natin ng dalawang hamster na nakapag-breed naman sila. Anim yung naging anak ng unang dalawang hamster ko mga katiknik. Yun nga lang, namatay yung tatlong anak dahil namatay nga yung mga parents na kawala. At sa kasamaang palad ay kinain ng pusa. At yung isa naman mga katiknik ay nalunod naman dito sa aking maliit na fish pond dito. Dito sa pinaglalagyan ko ng mga agapi. So yun yung bago, yun yung pinakamalaki dito, siya yung pinakabagong lagay. Yan.
yata sila o naninibago pa sa isa't isa. So observe lang natin mga kateknik yung aking mga hamster. Mukhang nag-aaway sila dahil bago sila sa isa't isa. Technique. Hanggang dito na lang muna ating video. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, YouTube channel, That's Technique TV mga ka-technique. Maraming salamat and God bless.